lagi nyo tatandaan, click nyo muna yan. Tapos itong padlock na to, ayun o, time lock. Itong logo na to na may padlock. Click nyo yan. Para saan ba yan? Para dito yan. Tingnan nyo yan, nakalock. Hindi ko ilalock. What's good everybody? You already know this is... Cheers! Bro, ngayong araw. Kamusta kayong lahat? Kamusta yung mga day ones ko dyan? Kamusta yung mga bagong subscribers? Kamusta kayong lahat? May sana okay lang kayo kasi ako. Okay lang ako, man. At ngayong araw, tulad nga ng pangako ko sa inyo, man. Tuturuan ko kayo kung paano mag-record. Kung paano gamitin tong Adobe Audition 1.5. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nag-comment dun sa YouTube channel ko. Naglink ng ba tawag dito OBS pang-record ng screen. Pang-screen record. Shoutout nga pala sa inyo lahat. Maraming salamat, men. At gaya ng sinabi ko, men, magtuturo ako. Pero step by step natin, men. Hindi ko ituturo lahat agad kasi mahirapan kayo, men. So, step by step muna natin. Ganito. Kung wala ka pang Adobe Audition, men, maghanap ka muna sa Google, sa Torrent, men. Maghanap ka muna kasi kailangan natin yun. Kailangan mo i-download yun. Adobe Audition 1.5, men. So, kung meron ka naka-install dyan sa laptop mo, ganito. Open nyo yung Adobe Audition nyo. Yan. Adobe Audition tayo. Yo, syempre, buo na yung kanta nyo. Meron ng chorus, meron ng verse. Lahat buo na yung record na lang, man. So, kailangan mo ng pang-record. Ito yung pang-record na ginagamit ko, Adobe Audition. Paano ba gamitin to? Pag-open mo nyan, naka-open na, diba? So, hanapin mo yung beat mo. Ang technique ko is gumagawa muna ako ng folder. Eh, no? Meron ako new folder. Halimbawa yan, Nening B. Tapos nilalagay ko dyan yung beat. Shoutout nga pala sa'yo, Roko Tensei. Bed na ako sa'yo, ah. Baka magalit ka na naman. So, yun, man. Andito na yung beat. So, hanapin natin dito yung sa... Dalawa. Dito sa Adobe Audition. Click nyo lang itong tinatawag dito na files. Import file. Ayan. Tapos... So, kung di nyo mahanap yung folder, ganito lang, desktop. Diba, ayan? Desktop. Tapos, ayan, Nening B. As click, double click nyo lang yung beat na yan. Yan. Tapos, parang drag nyo lang dito sa kanan. So, yun, men. Meron na tayong beat. So, paano ba mag-record? Unang-una, kailangan nyo munang malaman kung ano yung gamit na ito. Tulad na itong R, S, M. Ano ba yung R, S, M na yan? Yung R, pag kinlik mo yan, dyan ka pwede mag-record. Tatandaan nyo, men, dito sa ibaba ng beat na to, diyan lang kayo lagi magre-record. Tulad niyan, yan. Diyan lang kayo lagi magre-record, man. Tapos, itong S, ibig sabihin ng solo. Kung yan lang gusto mong patugtugan, mamimute lahat. Itong mute, M, mute. Siyempre, matic mute, man. Mute mo. So, yan, man. Itong dito sa V, tawag dyan is volume. Kung gaano kalakas, kung gaano kaina. Itong panning, panning means pumupunta sa left, pumupunta sa right, man. Kapag yung number is negative, nasa left. Kapag positive yung number, nasa right palagi. Let's go. So, may Adobe Audition ka na. Meron ka ng... Dahil, isip ko na ako. Meron ka ng hook, chorus, meron ka ng verse, man. So, kailangan mo na lang mag-record. At meron ka ng pang-record, syempre. Pag wala kang pang-record, di ka makapag-record. So, yun, man. Kung sino gusto malaman kung ano yung pang-record ko, men, panoorin yung vlog ko. So yun, men, kapag mag-record kayo, tatandaan nyo, lagi nyo i-click tong R. Kasi pag wala yung R, hindi kayo makapag-record, tingnan nyo. At least one track must be armed for recording, okay? So kailangan lagi yan nakaklick yung R. Ah, nginip dito, men. So yun, magre-record tayo. Ang i-record ko is yung chorus ng Nening B, man. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko i-mimix yung vocals. At hindi ko rin i-mimix yung vocals.
Next week, itong record ko na to, ito yung imimix ko. Yun lang ituturo ko sa inyo. So, record na natin, men. Kung paano mag-record, ang shortcut key is control space. Control space, yan, makakapag-record na yan. Or, pugay mo ng control space dito sa baba, itong pula na to, pwede rin yan, hit mo lang yan. Let's go. Mag-record na tayo, men. Ganito lang kasimple. Hey. Yeah. So yun, men, paano hinto yung recording? Space lang. Control space para mag-record. Ang init! Space para hinto yung recording. So yun, makapag-record ka na nga, men. Lagi nyo yung tatandaan. Click nyo muna yan. Tapos itong padlock na to, ayun o, time lock. Itong logo na to na may padlock. Click nyo yan. Para saan ba yan? Para dito yan. Tingnan nyo yan, ha? Nakalock. Hindi ko ilalock. Boom! Diba? Offbeat ka na agad pag di mo nila. Paano ibalik yan? Control Z lang, i-undo nyo lang. So yeah, man, kailangan lagi nakalock para hindi siya gumagalaw, naka-isang D niya lang siya. Gets nyo ba? Tangin na, sinisip ko na ako, nakakainis. Ngongo to. Hey! Katawan! Tigan! Bakit? So yun, men, yan yung na-record ko. Ang next na i-record ko naman is yung fillers or ad-libs or mga second voice, men. Mga ganito. So yun, men, para saan ba to? Itong mga ad-libs na ito, pampabuhay yan, men. So mag-record ka, dalawang ganyan. Bakit dalawa? Kasi isa sa kaliwa. Gaya nga na sinabi ko, pag negative yung number, nasa kaliwa yung tunog. So negative 50, yan. Tapos kapag nasa kanan naman, 50. So itong isa gagawin natin kanan. So yun, men. Ayan nga, lock. Dalawa na yung ad-libs ko or yung second voice, whatever the fuck you wanna call it, man. It is what it is. Ang init dito, pinagbabawisan na. So yun, man. Pakinggan natin. Parang neneng di ang kanyang katawan. Katawan, sarap. Hey. So yun, man, ganun lang kabilis mag-record. Itong mga second voice, medyo inaan nyo lang ng konti. Negative 5, yan. So yun, man, since may record na tayo, paano ba i-save? Paano ba i-save? Halimbawa, na-mix mo na yan, tapos na yung buong kanta, isang buong kanta, meron ka na may verse, may chorus, lahat-lahat namin. Paano ba i-save yung kanta? Ganito lang kabilis, Ctrl-Shift-S. Tapos, titlean mo, ay, kapag hindi mo, pag wala sa folder, may nanapin mo lang ulit yung folder, pero nasa folder na tayo, yung folder natin, Neneng B. So, titlean na lang natin, Neneng B.
Boom. Yes to all. Then click nyo lang na i-click. Save. 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 So ayun, may nakasave na yung ginawa nyo. So kung mas marami kayong ginawa, mas maraming paulit-ulit kayo magsisave doon. Save, 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 save. So ayun, may nasave na nga. Paano ba ngayon ilabas? Paano ilabas? Paano, like, gusto mo nang i-upload sa YouTube or ilagay sa cellphone mo, man? Ganito lang. Ctrl-Alt-Shift-M. Boom. Kung ayaw mo ng shortcut, dito. File. Export. Ano? Export. Ctrl-Shift-Alt-M. So, yun, man. Click mo lang yan. Yan na nga yung title. At kapag i-upload mo sa YouTube, man, ito ang gagamitin mo, WAV or WAVE or WAV, whatever the fuck you wanna call it, man. It is what it is. So, ang tawag ko dyan is WAV. So, yun, man, WAV kapag i-upload mo sa YouTube. Pero kung pang cellphone lang, man, MP3, okay na yan, okay na. Ay, MP3 type beat, pwede na yan. Okay na quality na yan. So, yun, man, titlean pa natin ang mas maganda. Sino ba kumanta niyan? Nick Marino. Siyempre, wala nang iba. Boom, man. Tapos save nyo lang. Save. So yun, man. Meron na kayong kanta. Dito nyo yung makikita sa folder na to. Ayan o, Nick Marino na yan yung beat. Pakinggan natin. Ay. Ay, go. Mali yung export ko. Wait. Mali. Onte yung... Ito na yung isa pa. Ctrl-Alt-Shift-M. Title na natin. Mali, putik. Ay. Nick Marino. Let's go. Save. So, yun, man. Nakasave na yung ginawa nyo. At pwede nyo nang mapahinga sa cellphone nyo. Itatransfer nyo lang, syempre. Pahinga natin dito yung finished product. Hey. Hey. May tapos alit na. Hey. Yeah. Boom! Parang neneng di ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Isa sa spaceship, isasakay kita. Boom! Parang neneng di ang kanyang katawan. Hey. Rosas ka ba? Bakit? Bakit? Sa spaceship, isasakay kita. So yon, man, meron na kayong kanta. Ganun lang kabilis yun. Ganun lang kabilis gumawa ng kanta. Pasensya na, hindi ko pinakita sa inyo kung paano minimix yung boses ko. Next week, i-mix natin tong ginawa ko na ito na Neneng B. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-mix ng vocal. So, make sure, man, na mag-subscribe kayo at sana may natutunan kayo kahit napakabilis na pagtuturo ko. Sana may natutunan kayo at yo, like, share, comment kung anong gusto niyo makita at ituro ni Nick Marino kung how to sound like T-Pain. how to sound marang mali. Paano maging katunog ni Lil Wayne? Paano maging katunog ni T-Pain? Paano maging katunog ng kahit na sino, man? Travis Scott! Link niya lang sa baba. Pero bago yun, next week, tuturuan ko kayo kung paano mag-mix ng vocals. Sana may matutunan kayo. At yo, pahingan niyo yung bagong kanta. Title nun is Icy, bro. Icy. You in a magazine. So yun, man. Sana pahingan niyo yun at share niyo, man. Out now sa Spotify. Dito na natatapos tong vlog na to, man. Sana may natutunan kayo. Yo, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, lahat ng sumusuporta, lahat na nagda-like, share, comment, subscribe. At maraming salamat sa mga subscriber ko from 0 to 427,000 subscribers, man. Maraming salamat sa inyo. Sobrang solid, man. At yo, abangan nyo yung tutorial ko next weekity, man. Next weekity, mag-mimixity tayo ng mga vocality. So, man, abangan nyo, man. Maraming salamat sa inyo dito na matatapos ng vlog na to, man. You already know who this is. Nick Marino. Bitch, I'm out of here, yo. Cheese.